Isang serpente, isang mahiwagang hayop na matatagpuan sa kahariang nasa ilalim ng balon. Malaki, mahaba, at ako ay may pitong ulo. Kahit putulin man ay pabalik ito, binabantayan ang isang prinsesang pangalan Eleonora. Ako ang Encantadong Lobo at poprotektahan ko si Don Juan kahit anuman mangyari. Ako ang unang nakabatid kung ano ang sakit ng Haring Fernando. Mahiwagang Ibong Adarna sa palasyo ay dapat ihatid. Nagbigay impormasyon na Ibong Adarna lamang ang makapagbibigay ng lunas sa misteryosong sakit. Ako ang manggagamot. Ako ay isang panggap na matandang lebroso. Sugatan na parang lumpo upang subukin ang pagiging busila ng puso ng prinsipeng si Don Juan. Sa kuweba ng Bundok Tabor, ako ay natagpuan sa paghuhuli ng Encantadong Ibon. Si Don Juan ay aking tinulungan. Binigyan ko ng mga kagamitan na makakatulong na di siya makatulog sa pag-awit ng Ibong Adarna at makaligtas ang kanyang dalawang kapatid na di masisilayan. Ako ang unang ermitanyo. Ako ang ikalawang ermitanyo. Ang sumulong at nakadhig ng silang ni Don Juan upang mapanumbalik ang dati nitong lakas matapos mapaglilo ng kanyang dalawang kapatid na si Don Pedro at Don Diego. Ako ang ikatlong ermitanyo. Si Don Juan ako'y natagpuan hangad ang aking tulong. Tinuntong pilit ang Reino de los Cristales. Di ko batid ang tinutukoy. Kaya't kampanay aking tinatunog. Nagsidatingan ang mga madlang hayop na aking mga sako. Ngunit wala ni isa ang nakakaalam ng Reino ng Cristales. Kaya't aking ipinatawag si Don Juan at ipinapunta sa ikapitong bundok. Siya'y makakatagpo ng isang matanda. Ako ang ikaapat na ermitanyo. May balbas na sumasayad sa lupa. May 800 husto na namumuhay sa lupa. Aking alaga ay isang agilang kainaki na tanging nakakabatid kung saan matatagpuan ang Reino de los Cristales. Kaya't ako ay nagbilin na si Don Juan itong dalhin sa kaharian ng Cristalinos.
napakalaking ibong tumulong kay Don Juan upang Reyno de los Cristales ay kanyang mapuntahan. Ako, ang Agila. Ay isa sa may katungkulan sa kaharian. Ako ang nagpasya ng kasalang Doña Leonora at Don Juan. Ngunit nagbago rin ang lahat ng di kalaunan, naging Doña Maria at Don Juan. Ako ang arsobispo. Kami ang mag-asawang Negrito at Negrita. Ako si Negrita, isang maliit, maitim at kulot na nilalang. Kabiyak ko'y si Negrito. Kami ang mag-asawang Negrito at Negrita. Ako si Negrito, isang maliit, maitim at kulot na nilalang. Kabiyak ko si Negrita. Ako ang hari ng Reyno de los Cristales, ama ng tatlong binibining ang kagandahay sakdal. Si Doña Maria ay aking anak na may taglay na mahiga blanca. Nagbigay pagsubok kay Don Juan upang subukin ang kanyang galing. Ako si Haring Salerno. Ako si Don Fernando. Isang hari sa kahariang Berbanya, bawat utos kay Balangin na sanggunit na paglining na sa aking bayang magaling. O kaya't karaan ko'y kay saya, ngunit nang ang aking sakit ay numapo, sigla sa aking kahari ay para mabiglang naglaho. Si Doña Valeriana. Kinilala ko bilang isang rina, kabiyak ng puso ng hari ng Berbanya. Isang kurilang ina sa tatlong prinsipeng kinabukasan ng kaharian. Nagkaroon ng bagabag dahil sa sakit ng hari na di inaasahan. Hindi maiwasan ang pag-aalala dahil sa paglalakbay ng aking tatlong prinsipe upang makahanap ng lunas. At nalamang pangililo sa magkakapatid ilabis na aking naging lumbay dahil ang hari sa kanila'y magiging marahas. Hindi ko alam, nasasapit sa punto kailangan nilang lisanin ang kaharian dahil lamang sa kanilang nagawang kataksilan. Ngunit kayo na nga lamang ang aking gulat na sa kanilang pagbalik ay mayroon na silang iniibig. Pero mas laking gulat ko na ang aming bunso ay hindi kasama sa kanilang pag-uwi. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Ang hari ko'y di matulungan. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Mga anak ko'y nagtataksilan. At hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Pamilya ko'y di magkapayan. Kay Don Diego at ako'y nakipag-isang dibdib sa kanya.
prinsesa ng Reino de los Cristales. Anak ni Haring Salermo at ang panganay sa aming magkakapatid. Kilala ako sa aking kagandahan na Abot Pitwin. Ngunit wala pa rin mas makakahigit sa aking bunsong kapatid. Ako, si Doña Isabel. Nagmula sa kaharian ng Reino de los Cristales, ang ginasa aming magkakapatid. Kapatid ko si Doña Maria Blanca at si Doña Isabel na taglay ang kahilingin. Ako ay anak ni Haring Salermo. Si Don Pedro. Ang panganay na anak ni Don Fernando at Reina Valeriana. Isa akong magiting na mandirigma at nararapat lamang na maghari sa Berbanya. Oo, alam kong isa akong taksin. Ngunit likas ang aking galing at talino. Na wala dapat ang makahihigit sa akin na kahit sino pa, kahit ang hinahangad mo, si Don Juan. Diego, ang pangalawang anak ng Hari at Reina ng Berbanya. Malumanay at pinakatahimik nga sa aking kakapatid, pamunguno'y kayang-kaya. Ako din ang ikalawang inibig ni Doña Juana na nagmula sa kaharian ng Armenia. Nung una ay pinagpili kami ng aming amang hari kung ako ba ay maglilingkod at susuot na gintong korona at uupo sa isang malawak at maliwalas na trono o maglilingkod at magbabahagi na lamang ng mga salita ng Diyos. Ako din ang pangalawang kumuha ng Ibong Adarna. Nabiguman ako, ngunit hindi pa rin ako papatalo sa anumang susunod na utos na ibigay ng aming ama. Isa din man sa mga naingit kay Don Juan at pinagtaksilan nito, ang aking mga nagawa ay aking maling pinagsisisihan at pinag-iisipan kung paano ko ito malilimutan na parang mula. Pinag-iisipan ko din na kung ako ba ay mahal ng aking iniiro o napilitan lamang siya na ako'y kanyang ibigin dahil ako na lamang kung walang iniibig sa aming magkakapatid. Oo. Lagi ko sinusunod ang kapatid kong panganay kaya sarili kong desisyon para bang tuluyan ng nawalay. Oh,
si Doña Leonora, isang prinsesa ng Armenia, ikalawang babaeng inibig ni Don Juan at bunsong kapatid ni Doña Juana. Ako'y iniligtas ni Don Juan na makawala sa kamay ng serpenteng may pitong ulo. Nagsinungaling ako'y dapat maging mag-isa sa loob ng pitong taon upang hintayin ang pagbabalik ng aking tunay na iniibig. Ngunit, sa bawat sandaling lumilipas, mga patak ng luha sa mata ko'y lumalabas. Pitong taong aking hiningi ay unti-unting nagwawakas. Hindi ko na rin batid ang nararapat kong gawin. Kaya ko pa bang maghintay? O aking gawin na lamang ay magpakamatay? Pagkati ko nais na makaisang dibdib ang isang taong di ko man iniibig. Ngunit, palagay ko'y mas mahinam nang magbitaw kaysa ako'y masaktan palalo. Sana pala, marunong na lang ako magbalik ng nakaraan kung saan hindi ka na sana nagbalik upang kunin ang aking diamanteng singsing. Kung gayon, baka tayong dalawa ay masayang namumuhay hanggang ngayon. Masakit mang isipin, ngunit kailangan kong tanggapin. Isang hiling lamang ang aking nais mangyari. Sana, sa susunod na kabanalo ng ating buhay, tayong dalawa naman sa huli. Maria, dilag ko'y walang kapantay. Ipikit man ang iyong mga matay, nasisilaw din ang ganda. Kamay-tat kong magkakapatid, sakdal naman ang ririkit. Pagkat kita'y iniibig, pag-ibig ko'y hanggang langit. Don Juan, hindi ko nais na mabilang ka sa naamis. Hindi man ako ang unang inibig, ako pa rin naman sa uli. Si Don Juan ang pinakabatang prinsipe ng Verbania. Magliluman ng paulit-ulit ang aking mga mahal na kapatid. Handa ko pa rin silang patawarin. Ano mang hirap at panganib ay handa kong suhungin, magtagumpay lang sa aking layunin. Pagsukoy walang puwang sa akin, sapagkat sa Diyos ako'y lapis na nananalig. Marami man akong inibig, ngunit si Doña Maria Blanca ang natatangi kong pinakiiibig.